Welcome back guys sa ating YouTube channel. Subscribe lang po sa ating YouTube channel para sa mga incoming videos pa po na ma-share natin sa ating mga kabaro ng electrician na nag-uumpisa pa lang po sa ganitong field o yung gusto pong matuto ng smart relay o PLC logo programming. So ang gamit po natin ngayon ay function block diagram. Ang brand po niya ay Teco SG2 Client, yung model niya. So, yung part 1 po, ito po yung part 2, yung part 1 na across the line, only one push button ang ating ginamit dahil gumamit po tayo ng edge function at XOR gate. Dito po yung ating motor 1 at ito po yung ating input na start stop. So, kung gagamitin po natin ito sa motor control, siyempre po kailangan may protection siya, di ba? So, ang gagawin po natin dito sa part 2, isisingit natin yung overload relay. So, punta po tayo sa menu. Dagdag po tayo ng isang input. Ayan. So, si input 2. Example lang ko, pangalanan natin ng fold or clip 1. Ayan po. Tapos kuha po tayo ng isa pong AND gate. Si AND gate po isisingit natin dito sa gitna. Pagitan po ni OR gate at saka ni motor 1. So cut muna po natin yung wiring nito at isisingit natin siya dyan. So ilalayo ko lang po itong sa pagitan nila. So i-coconnect ko po siya. Ayan. Ayan po. So siyempre po, dahil alam natin si AND gate ay isang series sa input bago magbigay ng output. So pag hindi po naka energize yung overload natin, hindi po siya magpapatawid ng power dun sa papunta kay output pagkagaling kay OR gate. So ikakat po niya. So kukunik po itong si fault. Ang mangyari po kasi dito, si fault, ano po siya, sa input, doon nyo po siya ilalagay sa overload relay ng 9596 na naka-normally close. So, kukuha kayo ng common, tapos dapat naka-normally close. So, para maka-energize itong si AND gate at makatuloy naman si OR gate. So, pag nag-trip po yung motor, overload siya, mag-open po siya, kahit anong pindot natin dito kay start-stop, hindi po siya mag-energize kasi nakaharap po itong overload, nag-trip siya eh. Ngayon po, para po malaman na nag-trip, dagdagan po natin ang isa pang output. Ito po, Q2. So, para malaman po na nag-fault siya, pangalanan po natin ng fault, fault trip. Pero ano po ito, ito yung pinaka indicator niya na lamp. So lalagyan po natin ng not gate. Bakit po not gate? Kasi po opposite. Pag nag-trip, doon pa lang siya mag-energize si fault. Pag naka-close po siya, normal siya, dapat patay si indicator ng fault. So, kaya nilagyan po natin ang not gate. So, wiring po natin siya dyan. Kuha tayo dito. Connect po natin siya. Si dyan, ayan po. Ayan.
So, meron na po tayong overload relay circuit dito po sa ating ginawang single push button na start stop. So, simulate po natin. Punta po tayo sa run. So, ayan po. Nakapatay si motor, naka energize 12 kasi po not gate yung ginamit natin, so opposite siya. So dapat para makapag start stop tayo, naka close muna itong si input 2 ng overload, input 2, dahil pag trigger po natin dito ayaw niya, oh. Ayaw po niya kasi naantay niya si overload na mag normal, so dapat po walang trouble, hindi siya naka overload. So, i-close po natin to. Imagine po natin na normal siya. So, namatay po si indicator ng fault. Nag-green po rito. Ibig sabihin, inaantay na lang ni AND gate dito si OR gate para makapag-energize si output, si Q1, si motor. So, ito din po natin start stop. Ayan. Nag-trigger na po siya. So, ayan po. Ngayon, tumatakbo po yung motor natin. Simulation po tayo. Kunwari po, nag-trip. So, i-open ko po si overload. Dito, hindi po nakailaw yung trip kasi hindi pa siya nag-trip. So, gagawin po natin rito. Assuming po na nag-trip na po. Ito po. Papatayin ko si, open ko po si input 2. Dito po isang may overload na 9596. Ayan. Namatay po si motor 1, umilaw naman po itong si indicator ng fault, si Q2. So namatay po siya, grip niya, i-shut off siya. So kahit i-start stop po natin dito, ayaw niya. Ayan nga po. So kuklose ko po uli, pre-reset ko. Ayan. So yun po. Kompleto na po ang ating circuit ng start stop, only one push button na meron pong overload relay with indicator. So yung susunod po nating video ay lalagyan naman po natin siya ng idle. So masubscribe lang po sa ating YouTube channel para sa marami pa pong video, at sana po may natutunan po kayo sa ating munting simpleng basic program po ng Passion Block Diagram. Ito po ulit si Devon Dibio. Sana po may natutunan po ating mga kabaro. Maraming salamat po. Thank you po.